ang mas iinit dun. Hindi ko in-expect na ganun. Hi Stacy, bakit ka na naman sumasabay sa stream ko? Pakisabi dyan kay Stacy, ba't nila lagi sinasabay yung stream ko? Kamusta ang delayed? Hindi naman totally super delayed eh. Para sa ano, sakto lang. Siguro 1 hour lang. Hindi naman super tagal namin naghihintay. Pero ano? Nag-brown out sa Terminal 3. Pero ano naman, understandable naman. Kasi usually talaga pag nagba-brown out sa airport, mahirap. Kasi di ba? Siyempre, yung mga system nila, magre-restart yon. Tapos, kailangan pang maghintay ng matagal para bumalik sa normal. Pero after naman nung nagkakuryente, dire-diretso na. Ben, nakadilat ka ba sa Singapore? Hindi, nakapikit lang ako all throughout ng ano namin, gala namin. Alin-alin ba mga street food? Street food? Yung mga usual street food sa kanila, ano eh, yung mga satay, ganun. Tsaka, ano pa ba? Nalimutan ko yung mga tawag. Huwag ka daw feeling. Eh, hindi talaga ako feeling, Stacy. Ganito talaga ako, since birth. Hi, Clover Love. Kumain ka na? Yes, kumain na ako. Ang ulam ko ay lechon kawali. Kayo ba, Aces? Kumain na kayo? Di na menudo. Walang may birthday eh, kaya hindi menudo yung ulam natin. Kumain na kayo, Aces. Huwag kayo magpapagutom. Mexican food? Sarap naman. Anong klaseng Mexican food yan? Hi, Jillian. Burrito at soft taco. Sarap. Pingin naman, Daximus. Ano ginawa niyo after? Ayun nga, hindi pa pala tapos kwento ko. After namin mag-landing sa Singapore, medyo paggabi na din siya eh. Pero after nung pag-landing namin sa Singapore, kinuha lang, nag-immigration lang ulit. Excuse me. Nag-immigration lang ulit. Tapos yun nga, nagulat ako. Kasi sobrang high-tech nung ano nila, immigration. Like, walang tao. Pero meron din naman yung may tao sa kabila. Pero meron din yung ano lang mismo. Computer lang. Tapos, ang ganda nung ano, airport nila. Super laki. Tapos, basta, nakakagulat. Tapos ayan, pagpasok namin sa airport, kinuha lang din namin yung luggage. Tapos may rehearsal kasi kami ng kaming lahat. Yung para sa, yun nga, yung napanood nyo na pyramid, yung song namin sa last part na magkakasama kami. So yun, hindi kami nag-check-in agad sa hotel, diretso agad kami sa AOR, sa Academy of Rock sa Singapore para mag-practice nung All Pro. Tapos yun. Sobrang nakakatuwa lang kasi yun, parang reunited ba nung ano, nung mga kabatch ko. Yan sila, yung XOXO sa Yes My Love, si Josh. Parang nakakatuwa kasi nagkita-kita ulit kami na kami yung magkakasama before. Si Muriel Love Trip. Oh, Love Trip. Love Trip talaga yun. Sobrang kulit. Halos kami-kami din yung super close talaga noon before. Tapos yan, nag-rehearsals lang kami. Tapos after nung rehearsals namin, doon na kami nag-check-in sa may hotel namin.
Tapos, after namin mag-check-in, syempre, nagpahinga lang saglit, nag-freshen up. Tapos, kumain kami sa ano, ano nga ba yun? Sa Newton? Sa Singapore? Grabe talaga yun, as in. Ayan, Newton Food Center. Sobrang sarap ng mga pagkain nila, pero hindi ko in-expect na ganun karaming serving. E di, diba, umorder kami ng mga pagkain. Akala kasi namin, like yung mga single order nila, like pang, yung pang, pang isang tao lang talaga. Tapos, ayun, pagka order namin, ang dami talaga ng pag, ang dami ng serving, tapos ang dami ng kanin. Grabe talaga. First time ko naging tahimik sa buong buhay ko dahil doon. Na-food ko nga talaga. Tapos ang daming pagkain, ang daming nangyayari, hindi mo alam ano yung kakainin mo. Tapos, syempre, parang bago sa panlasa mo. Masasarap lahat, pero bago siya sa panlasa mo. So, parang ikaw, confused ka pa dun sa lasa ng isang ulam. Titikman mo pa yung ibang ulam, so parang ang dami nangyayari doon sa bibig mo. Oo, gabundok talaga yung kanin. Si, kahit kayo, Aces, promise, kung kakain kayo sa ganun, tas ganun karami, tatahimik talaga kayo. Tapos yung pawis, syempre may iba din, medyo maanghang pa. Tapos yung spices na kumakalat pa sa buong bibig mo, tsaka sa ano mo. Diba, pag medyo mainit yun eh. Mahilig din kasi ako talaga sa mga Indian food. So, alam ko yung feeling na kapag kumakain ka ng Indian food, talagang yung flavor kumakalat sa buong katawan. Pero sulit niya, sobrang ano, sarap ng pagkain. Tsaka siguro next time, kapag kakain ulit ako doon, yung saktong order talaga para na-enjoy ko, pero mas ma-enjoy mo kasi pag yung hindi sobrang dami. Yung sakto lang. Nakita niyo naman doon sa live ni Ate Jovi kung gano'n akong parang napatulala. May isaw ba doon? Wala eh. Sa atin lang ata may isaw. Pero meron din doon yun, yung mga satay. Yun, masarap. Pero nakatikip na din ako dito noon eh, nung nasa Zamboanga kami. Uso din kasi. Yun din kasi yung talaga specialty doon. Oo nga, daming Aces talaga na lumipad sa Singapore. Kaya, alam mo, all throughout nung ganap namin. I mean, first time ko ma-feel na parang nasa Pilipinas lang ako. Kasi, yun nga, yung weather doon, yung transportation, ang dali din, parang parehas lang dito. Although, syempre, yun nga, mas mahal talaga. Pero, halos same lang talaga lahat. Tapos, yun nga. Tapos, yung mga tao, like, meron din mukhang, ano, minsan parang meron doon mukhang Pinoy. Like, kala namin nagtatagalog, hindi pala. Nag-MRT. Hindi kami nakapag-MRT eh. Sayang nga. Gusto namin matry din. Alam ko yung MRT doon parang pwede kang mag-tap lang ng card doon. Favorite Singapore food ko. Siguro, yun nga, yung pinaka, ano, yung laksa. Pero, yung most of na akin, parang pinakamaraming food, like, klase ng food na kinain ko, puro parang Indian food talaga. Sobrang, ano, fan ako ng Indian food. Chili crab, ayun, masarap. Tsaka yung ano, natry ko din yung ano nila, yung pagis, stingray. Sobrang sarap. Parang isda lang din siya na normal, pero ang sarap. Ano oras kayo natutulog? Ano naman, normal naman. Medyo maaga lang din talaga gumigising kasi, yun nga, para
Sulit yung ano, yung araw mo sa Singapore. Kasi pag tinulog mo lang, parang sayang naman. Dito ka na lang sa Pilipinas, magbawi ng tulog. Tapos yun nga, dun sa mismo, dun, nung second day namin, dun na yung mismong event sa Esplanade. Na yun nga, dun kami nag-perform. And ang ganda din ng mismong venue, sobrang ang babait din ng mga tao, ng mga coordinator doon. Tsaka nakakatuwa din sila kasi alam mo yan, kahit hindi naman sila nagtatagalog, parang feeling namin mga Pinoy din sila, parang ganoon. Kasi halos wala, parang same. Hindi ko talaga ano, parang nasa Pilipinas na talaga ako buong ano, buong trip. Nabitin kami sa show. Wayaan mo, Daximus, sa susunod. Mas mahaba pa yan.